Kumusta mga kagwapo? It's me again, Mr. G Shadow. Ayun, may customer tayo ngayong araw. Honda Click Game Changer version 2. Ngayon, ang gagawin natin dito, mag-change oil tayo tapos change gear oil. Bakit? Kasi sasabak siya sa Endurance, which is 500 kilometers. Medyo malayo-layo, kaya tatry natin yung best natin para ma-maintainance natin ito ng maayos. Ngayon din, tuturo ko sa inyo kung paano mag-change oil ng Honda Click Game Changer, at change gear oil ng Honda Click Game Changer. Ngayon mga kagwapo, madali lang yan ha. Tuturo ko sa inyo, sobrang dali lang. Ayun na nga no, bale, kuha tayo ng kagamitan na mag-iipon ng langis na i-drain natin, then gawa tayo ng sarili nyong panel. Ganyan no. Bale, sa red ribbon ko to ginawa. Red ribbon ng, ano to tawag? Oh, box. Ayan, red ribbon cake box. Oh. Dito ko yung kukan yung oil. Ayan, first step natin, ang ginuuna ko, gear oil na. Para wala na tayong problema. Change gear oil muna tayo. Tabi ko lang mga tools ko. Bale, ang kailangan, size 12 na ratchet or socket wrench. Yun. Kita ba? Yan. Then, ready na natin yung sasalo. Sasalo ng langis. Ng sasalo ng gear oil. Bale, dito tayo mag-drain. Isa, dalawa. Dito sa pinakababa, pangatlo. Kuha ba? Yun. Pangatlo. Ayan lang mga kagwapo, ang pagpapatawag doon, paluwang? No. Ang pagpapaluwang ng mga bolts ng mga makina, always left. Nakuha? Always left po. Kung ba yung paikot or always left. Yan. Bale, may copper washer na kasama to. Huwag nyong kakalimutan. Dapat lagi mayroong copper washer. Ayun, napakarumi na pala. Napakarumi. Tapos, turuan ko kayo ng diskarte kung paano yung ginagawa ko para madrain siya. Ang ginagawa ko, naka-center stand siya. Tapos, sina-side stand ko. Ganito. Baba mo yung side stand. Nakababa na yung side stand natin, no? Then, yan lang. Yun. Para madrain na maigi. Habang iniintay natin yan, ready na din natin yung gagamitin nating gear oil. Bale, gagamitin nating gear oil. Out of stock kasi ng Honda. Kaya mag-yamalube muna tayo. Yamalube gear oil. Halos parehas lang din naman sila. Same automatic din naman. Wala naman pinagkaiba. Then, ang langis na rin na gagamitin natin, syempre, one and only 10W30MB para sa automatic. Pag Honda Click motor mo, ganito ang bilhin mo, MB, bale 800ml. Tapos sa gear oil, 100, actually 120ml, pwede din 100ml. Kaso wala, kaysa magsayang pa tayo, parehas yun lang naman, kaya ito muna. Tapos na tayo nakapag-drain ng gear oil, rumi oh, tingnan naman, as you can see, marumi. Then, balik na natin tong bolts ng gear oil. Alright. Then, size 12 bullet. Parait naman. Parait yung ikot. Parait lagi ang pagpapahigpit. Then, alalay na lang dito sa socket wrench at ratchet or ratchet. Kung saan ka masanay, alalay na lang sa pagpapahigpit. Yun. Yan, sunod. Mga kagwapo, ito. Kung tingin na natin ito, huwag masyadong mataas, huwag masyadong mababa. Yung sakto lang. Uy, lumipad. Ayan, ganyan lang yung butas. Yun. Then, ito tayo. Dito, sa pangalawa. Isa, dalawa. Yan. Left ulit ha, pa left. Yun.
Then kung hindi pa kayo sana yung mga kugapo sa paglalagay ng gear oil dito sa Honda Click, bakit kaya kasi pwede naman kaya di pwede naman dito, bakit doon pa kasi pinapahirapan tayo? Kung wala kayong kasama, pwede nyong kung pwede kang umanap ng kasama tapos may aalalay sa kabila like that, or pwede naman mag-isa basta may pasok mo na maigi. Yan, pasok. Di ba? Wala na sayang. Yan lang. Pagpitan na natin. Yan. Alalay lang ulit. Tapos. Yan lang kadali mag-change gear oil. Next. Change oil naman tayo. Ako, may dalawang kwan kasi, may dalawang klase sa pag-change oil. Pwede tayo dito sa gilid. Andito yung tawag dito, sumasalo ng rumi. Or pwede dun sa ilalim. Alam kong kita, asan ba to? Ito. Yan. Pero ang mas prepare ko kasi sa ilalim. Minsan lang ako sa kwan. Kumbaga 1:3, isa dito sa baba, sa left, or isa sa tatlong beses sa ilalim, ganun. Para hindi madali masira 'to. Ayun, turo ko na sa inyo kung paano. Yun. Bali, kumuha pa pala tayo ng karton. Ganito ang gawin ko, sinagawa ko ang ilalim. Yan, kinakapa ko lang. Yun. Para hindi marumihan yung cemento. Then size 12 ulit. Yun. Kikita ba? Then let's go. Yun. Pakita niya, di ba mga kagapo? Walang nasasayang, walang natatapon. Marumi. Marumi. Oh. Ngayon lang natin. Tapos, bali, sunod. Ito, buksan na natin to. Yan. Open na natin. Yun. Tayo lang natin na madrain totally. Then lagay na natin tong Honda oil natin. Alright. So yun nga. Meron na meron talagang matatapon. Hindi natin talaga na secure. Ayun, marumi talaga oh. 2,500 bago daw siya nagpapalit dapat every 1,500 or 2,000 lang pag Honda oil lang gamit natin, okay? Tapon na natin 'to. Yan, susunod makagwapo, balik na natin tong size 12 na bolts drain plug dito sa langis. Okay. Dapat make sure may washer din siya. Dapat para safe and secured. Pagpitan na natin. Dadaan lang. Yun. Sunod, magre-refill na tayo. Alright. Kunin ko na yung aking funnel na ginawa, DIY funnel. Lagay na natin. Yan, ganyan lang, kadali. Kumuha ng funnel. Then, shake muna. Then, lagay na natin. Since 800 naman tong langis natin, tsaka recommend naman na 800 din ang ilagay. 800 din. Lagay natin lahat. Walang masasayang, walang kulang.
na, tapos na tayo maglagay ng oil. Tanggalin natin yung panel natin, then balik natin yung dipstick. Make sure na may o-ring, huwag yung mawalain yan para iwas tagas. Balik lang natin. Yan. Safe and secured. Yun, andun pala yung pinsan ko. Shout out! Shout out! Maraming salamat sa panonood. Sana nabigyan ko kayo ng kaunting idea. Kaunting kaalaman, yan. Dapat, kung bago kayo mag-change oil, dapat may sapat kayong tools. Panoorin nyo to, madali lang naman eh. Ayan lang. Like, share, tsaka subscribe. See you on next video. Make sure walang mag-change oil ng madaling araw. Make sure na huwag kayo mag-change oil ng madaling araw. Ha?